Kahit para magsimulang makakita ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, hindi raw agad bababa ang bilang ng mga na-admit sa mga ospital, sabi po ng Okta Research. Nakatutok si Dano Tingkungko. Pangatlong all-time high sa buwan ng Agosto ang 19,441 new COVID cases kahapon. Ang positivity rate pinakamataas din na umabot sa 27.5% o mahigit isang positibo sa kada apat na taong sinuri. Sa pagtataya rin ng Okta Research, sa Metro Manila nalagpasan na nitong Agosto ang antas ng mga okupadong ICU bed kumpara noong Abril. Pero sa pagitan ng Abril at Agosto, dinagdagan ang kapasidad sa maraming ospital. Even if we start to see a decrease in NCR, the hospital admissions will not decrease yet. Not yet. Because the cases will still be very high. We'll still be having more than 4,000, more than 3,000 cases per day. That is beyond the surge capacity. This is more than what the healthcare system can bear. Ibig sabihin, parami ng parami yung magpapa-admit sa hospitals. Metro Manila rin na may pinakamataas na bilang ng mga bagong kasong naitala kahapon, mahigit 5,000 new cases. Pero malayo pa ito sa record high new cases sa NCR na 7,900 noong Abril. Sa dalawang linggong ECQ, tatlong linggong MECQ sa Metro Manila, ano na ba ang nangyari? Sabi ni Dr. Guido David, hindi naman gumagalaw ang reproduction number o bilis ng hawaan na 1.47. Since the start of the ECQ, it has been mostly going down. So at the start of ECQ, it actually peaked. I think its highest value was around 1.91. And it has been decreasing, yes. And that shows that the quarantine had an effect. No matter what people say. May ilan pang lugar na nakakaranas ng biglang pagsipa ng mga kaso tulad ng ilang bahagi ng Calabarzon, Bulacan, Iloilo at Davao City. Kahit inaasahan ang dahan-dahang pagbaba ng mga kaso sa Setyembre, asahan pa rin daw ang pahirapang paghahanap ng ospital. Nauna nang sinabi ni DOH spokesperson Undersecretary Rosario Bergere na pinag-aaralan ng IATF ang pagbabago ng estratehiya mula sa malawakang lockdown patungong granular lockdown bilang mas epektibong paraan sa pagkontrol sa hawaan. Kasabay ng NCR-wide MECQ, naka-granular lockdown ang mahigit 3,000 lugar. Dagdag pa raw dyan ang bakunahan na itinuturing ni MMDA at Metro Manila Regional IATF Chairman Benher Abalos na game changer. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.